Pabansang Kalokoy, are you a cheater? Ako si Pambansang Kalokoy at ako'y laging handa. Hatid ko lamang ay saya, miski na bata matanda. Kung madami mang problema sa buhay, ang tawa na takot ng magdamaan. Hi people of the Philippines, people of the world. This is your host, Tito Moy. Tonight we'll be having a very intimate conversation with one of the most controversial personality, and he's here to answer all those questions. So, people of the Philippines, please welcome Pambansang Kalokoy. Thank you, Tito Moy, at nagpapasalamat ako sa iyo at pinaunlakan mo ako dito sa iyong programa. Pero nung una talaga, medyo parang nabigla ako eh. Kasi akala ko nasa Ikbulaga ako. Kamukha niyo kasi yung, alam mo yung, host doon? Oo, yung pumapunta sa... Bago mo nang tapusin, Pite. Bago natin ituloy ang pag-uusap na ito, pwede pa kita tawagin PK na lang. Oo naman, Tito Moy. Salamat. Alam mo, isang malaking karangalan, kaligayahan na paunlakan mo ang imbitasyong ito. Alam mo, marami kang fans ngayon na gustong marinig ang mga sagot mo sa mga katunungang gusto mo silang malaman simula pa lamang na pumutok ang mga kontrobersya about sa'yo. Oo, Tito Moy. So, kumusta ka? Sa ngayon, Tito Moy, mabuti naman, medyo nakaka-recover na kahit na medyo mahirap. Pero kailangan talaga natin magpatuloy kasi alam mo naman, plus ganyan talaga ang buhay dito. Mabuti naman, pero alam mo, ngayon tapos na ang pandemya, or almost done with the pandemic, and a lot of people were affected, especially, hindi na-spare mga artista na magkaroon ng COVID. Nagkaroon ka rin ba ng COVID? Actually, Tito Moy, that's a good question. Oo, naapektuhan din ako. Talaga? Mm-hmm. So, nagkaroon ka ba ng sintomas? Yun na nga po ang mahirap, Tito Moy, dahil wala talaga akong naramdaman nung nagkaroon ako ng COVID. Yung wala talagang symptoms, yun yung tinatawag yata nilang asymptomatic. Oh, yeah. Yan ang nakakatakot, PK. Kasi alam mo, pag asymptomatic, hindi mo alam na meron ka, pero yun pala nakakahawa ka na ng ibang tao, di ba? Ganun ba ang naramdaman mo? Actually, Tito Moy, may mga nagsabi sa akin na may mas nakakatakot pa dyan eh. Ano yun? Yung tinatawag nilang asymptopangit. Bakit mo naman nasabi yun? Kasi, Tito Moy, sabi nila, kapag meron kang asymptopangit, yun yung sinasabi nilang pangit ka na pala, hindi mo alam. Nakakatawa ka talaga, PK. Pero alam mo, PK, maraming controversy yun ang kasangkutan ka. So, kumusta na ang buhay mo matapos ang mga controversy yun? Ayun, Tito Moy, medyo maraming nabago. Mm-hmm. Maraming bang nabago? Ano ba nangyari sa buhay mo? Ayun, kagaya ng nabanggit ko, maraming nabago. Kagaya ng dahil nga sa mga iba, sobrang galit nila sa akin. Uh-huh. Dahil sa nangyari, unang-una, marami akong nawalang subscribers sa aking YouTube channel. Talaga? Ilang subscriber naman nawala sa'yo? Siguro, Tito Moy, mga ang hirap bilangin eh. Siguro, mga 10. Marami nga yun. Paano ka nakakop na wala na ng 10 followers? Saka paano mo nalaman na nawala na sila sa mga list of followers mo? Paano mo nalaman nag-unsubscribe na sila? Yun, Tito Moy, tuwing gagawa ko ng content, nagko-comment sila doon, sinasabi nila na unsubscribe na this. Pero, naguguluhan ako, Tito Moy, kasi alam mo, tuwing gagawa uli ako ng video, nandun ulit sila. Nagko-comment ulit na ang subscribe na this. Ganun talaga siguro ang mga tao ngayon, mahirap nang i-please, di ba? Hindi mo alam kung gusto nila. Kahit anong gawin mo, laging may mali. Oo, Tito Moy.
Kaya mo na lang sila. alam mo, Titi, isa pa sa mga nabasa kong article about sa'yo eh, minsan daw nasabi mo na ang relasyon parang isang pagkain o ulam na bakit ka pa pipili ng sinigang kung may adobo ka naman at pwede mong initin yun? Tito Moy, sa tinagal-tagal na ininit ko yung adobo, nagmantika na eh. Kaya, ayun, nasabihin ako ng doktor ko na high blood na ako ngayon. Pero, ano ba talaga mas masarap para sa'yo? Sinigang o adobo? Tito Moy, sa akin naman, pwede naman akong tumikim ng adobo paminsan-minsan. Pero alam mo, hindi kita masisisi. Ako rin, ganun eh. Pinabalik-balikan ko ng adobo. Mahirap iwanan eh. Oo, Tito Moy. So, alam mo, let's talk about your personal lifestyle, especially, alam mo, isa sa mga napag-uusapan ngayon eh, ang mga sasakyan mo. Unang-una, lalong-lalo na yung Ferrari mo. Nasa'y pa ba ang sasakyan na yun? Nasa akin pa po, Tito, Tito Moy. Pero, yun nga lang, nagkaroon ako minsan ng problema dahil sa nangyari sa akin, hindi ko na mabayaran yung sasakyan. Pero sa abo ng Diyos, eh, nakahanap naman ako ng paraan para mabayaran ko pa rin yung sasakyan. Anong paraan? Uber driver ako. Gamit ang Ferrari. Swerte naman ang mga customer mo. Pero sapat ba ang kinikita mo para bayaran yung mortgage ng Ferrari mo? Eh, hindi lang ho pag-Uber driver, kung minsan eh, Uber Eats din po. Alam mo, Pige, sa sinabi mong yan, alam mo, isa kang magandang ehemplo sa mga kabataan ngayon. Kasi salamat. Kinakailangan maging ano ka eh, maging resourceful, di ba? Salamat. Pero alam mo, isa pa sa mga nabasa ko sa mga mula sa mga bashers mo, sabi nila na dapat daw huwag kang tangkilikin ng mga kabataan kasi hindi ka isang magandang ehemplo. Ano masasabi mo doon? Eh kung ayaw po nila akong tangkilikin dito mo, eh bahala po sila sa buhay. Kasi kung hindi nila ako tatangkilikin, eh, hindi sila gagaya sa akin. Anong pang-Uber? Anong pang-Uber Eats nila? Tricycle? Tama ka dyan. Tama ka dyan. Pero, kakunikat? Eh, tapos sabi mo na, lumipat lang sila kay... Hindi nila. Ganun po ah. Okay. So, pag-usapan naman natin yung mga babaeng na-link sa'yo. So, ano ba nangyari daw sa mga babae na? Sino ba yung na-link na babae sa'yo? Alam mo, Tito Moy, naguguluhan din ako kasi tuwing may magpapapicture sa akin na babae, eh, nililink nila sa akin. Kaya nagpapasalamat na lang ako na patay na lula ko. Kasi, siguro ang dami pa naman yung picture ng lola ko, kaya siyempre kapag nagpa-picture ako sa lola ko, baka sabihin nila sugar mami ko. Lalo na lang at meron kang Ferrari. Nakakatuwa ka talaga, Pige. Anyway, maraming salamat sa pagpaundat mo sa aming invitasyon. Tulad sinabi ko, isang malaking karangalan na pumunta ka dito para sagutin yung mga tanong na gusto marinig ng mga fans mo. Pero bago tayo magtapos, syempre, hindi kinakailangan gawin natin yung fast talk. O, sige, Tito. Ready ka ba doon? O, sige. Sandali lang. Eto. Kumusta na nga po pala si Jose? Pike, wala tayo sa Channel 7, ha? Nakiriduwain lang dito. Tawin ba? Tawin pa yung program. Okay, handa ka na ba para sa fast talk natin? Sige, Tito Moy. Funniest person you know? Iniidolo, Dolphy. Morena or mistisa? Mistisa. Mataba or payat? Payat. Best time for sex, PK? All the time. Siguro, anytime. Pareho tayo.
kasi nakakapagod kasi kung minsan. Love or career? Love. Kadalasan, sino ang una na nangalabit? Ikaw ang partner mo? Ako, tito mo. Lights on or lights off? Lights off, tito mo. Bakit naman lights off? Kasi minsan napuputulan kami ng Korea. At inamuli, sex or chocolate? Chocolate, tito mo. Sinungaling, wag nga ako. So there you have it, people of the Philippines, people of the world. That was the very controversial PK. Narinig niyo mula sa kanya mga kasagutang nais niyo malaman mula noon pa man. Pero PK, bago tayo magtapos, isang katanungan na lamang. O, Tito Moy. Ano masasabi mo doon sa mga aspiring content creators natin ngayon? Masasabi ko siguro, Tito Moy, huwag na sila makigulo. Ang dami naman. Ang dami na namin eh. Wala nga. Ako si pambansang kuloko, at ako'y laging handa. Hatid ko lamang ay saya, miski na bata matanda. Kung madami mang problema sa buhay. Ang awa na, takot ng magdama.